Sa basketball, maraming pwedeng maiambag ang isang manlalaro sa koponan nito tulad ng puntos, rebounds, assist, steals, blocks, at energy sa loob ng playing court. Marami namang manlalaro ang normal na lang na makakuha ng double-double. May iba ding pinapalad na maranasang makapag-triple-double. Pero may nag-iisa sa buong kasaysayan ng Philippine basketball ang nakapagtala ng napakahirap na quadruple-double. Kamusta mga kadribol? Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang manlalarong hanggang ngayon ay wala pa din nakakaulit ng nagawa nitong record na quadruple-double. Paano niya nga ba nagawa ang napakahirap na record na ito? Tara, samahan niyo kung talakayin ang buhay ng nag-iisang si Don Bell Velano. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod natin mga videos at support na din sa channel natin. Salamat! Bago natin umpisahan ang kwento ni Don Bell Velano, ay talakayin muna natin kung gaano nga ba talaga kahirap makakuha ng quadruple-double. Sa NBA na siyang may pinakamataas na antas ng level pagdating sa basketball, ay mayroon lamang apat na manlalarong nakakuha ng quadruple-double. Sila nga ay sina Nate Thurmond ng Golden State Warriors, Alvin Robertson ng San Antonio Spurs, Hakeem Olajuwon ng Houston Rockets, at David Robinson ng San Antonio Spurs. Sa PBA naman ay wala pang ni isang nakapag-quadruple-double at tanging si Chris Ross nga lamang ang muntik nang makakuha nito, matapos ngang magtala ng 13 points, 11 rebounds, 11 assists at 8 steals noong Game 5 ng 2018 Philippine Cup Finals. Ngayong malinaw na kung gaano kahirap makuha ang record na ito, ay tara na sa kwento ni Don Bell Velano. Tubong Tagum City, Davao del Norte ang point guard na si Felix Don Bell Velano. Nag-umpisa naman ang basketball career ni Don Bell Velano nang maglaro ito sa PBL para sa koponan ng Chowking taong 1998. Pagkalipas naman ng isang taon ay napadpad na ng MBA o Metropolitan Basketball Association si Don Bell Velano matapos nga itong kunin ng Davao Eagles. Sa season ding ito, naitala ni Don Bell Velano ang kauna-unahan at natatanging na-record na quadruple-double sa history ng Philippine basketball. August 14, 1999, laban ng Davao Eagles ni Don Bell Velano at Nueva Ecija Patriots ni Willie Miller ay nakapagtala si Don Bell Velano ng 17 points, 11 rebounds, 11 assists at 10 steals. Dahil naman sa pagiging pesky defender ay first half pa nga lamang ay nakapagtala na ito ng 7 steals. Sinabi naman ni Don Bell Velano na dapat ay pababalikin ito ng kanyang coach sa bench, pero napilit nga daw umano ng mga TV crew at league personnel ang kanyang head coach na huwag itong alisin sa laro dahil malapit na nga daw itong makakuha ng triple-double. Malaki naman ang pasasalamat ni Don Bell Velano sa tulong ng kanyang koponan dahil triple-double lamang daw talaga ang habol nila, pero nabiyayaan pa ito ng quadruple-double. Sa parehas na taon ding iyon ay nahirang si Don Bell Velano na Rookie of the Year at mula nga sa jersey number 9 ay ginawa niya itong 42 na nagsisignify ng kanyang quadruple-double. Nagdesisyon namang mag-apply sa 1999 PBA draft itong si Don Bell Velano kung saan kinuha nga ito ng Pop Cola bilang kanilang 14th overall pick, pero hindi nga ito nagkaroon ng chance na makapaglaro para sa nasabing koponan. Kasama naman ni Don Bell Velano sa draft class na ito sina Richard G., Don Carlos Aliado, number 1 overall pick Earl Sunny Alvarado at si Brian Gahol. Taong 2001 naman ay nang makapasok na sa PBA si Don Bell Velano matapos nga itong papirmahin ng Santa Lucia Realtors. Habang naglalaro para sa Santa Lucia Realtors ay nakatikim naman agad si Don Bell Velano ng kampeonato sa PBA matapos nga nitong talunan ang powerhouse team na SMB noong 2001 PBA Governor's Cup. Sa champion team namang ito ay ilan lang sa mga nakasama ni Don Bell Velano sina Richard Del Rosario, Marlo Aquino, Dennis Espino, at ang prolific import na si Damian Owens. May 2002 naman ay nang ma-trade na itong si Don Bell Velano papuntang Talk and Text kapalit ng isa ding point guard na si Jerome Ejercito. Sa Talk and Text ay mas nakilala talaga itong si Don Bell Velano na kahit maliit ay walang takot magbigay ng tough defense at may maasahan ding 3-point shooting. Nasundan naman ng isa pang kampyonato ang PBA career ni Don Bell Velano matapos niyang mapanalunan ng Talk and Text ang 2003 All-Filipino Cup.
Game 7 ng 2007 PBA Fiesta Conference ay may pagkakataon sana itong si Don Belvelano na ma-extend sa overtime ang laban ng Talk and Text at Alaska Aces matapos nga nitong pakawalan ang kanyang 3-point shot ngunit sa kasamaang palad ay hindi nga ito pumasok. Sa buong stint naman ito sa Talk and Text ay ilan lang sa mga naging kakampi ni Don Belvelano sina Vic Pablo, The Rock Asi Taulava at si Mighty Mouse Jimmy Alapag. Nagwakas naman ang 7 taong pamamalagi ni Don Belvelano sa Talk and Text matapos ngang hindi na ito papirmahin ng nasabing koponan. Bago naman mag-umpisa ang 2010 PBA season ay kinuha ito ng Barako Bull at hindi nga nagtagal ay nagbalik uli ito sa Santa Lucia Realtors. Matapos namang maibenta ng Santa Lucia sa Meralco noong August 2010 ay doon na din huling nasilayan ng PBA si Don Belvelano. Hindi naman nagtagal ay sa Sesafi naman napunta itong si Don Belvelano matapos nga itong kunin bilang head coach ng UV Green Lancers at napagkampyon niya nga ito taong 2013. Ngayon nga ay nagpapatakbo na din si Don Belvelano ng sarili nitong basketball camp para sa lahat ng gusto ding matuto at mag-excel sa laro ng basketball. Hanggang ngayon nga ay nag-iisa pa din si Don Belvelano dahil wala pa uling nakakakuha ng nasabing record dahil na nga din sa hirap na makamtan ito. Kayo mga kadribol, sino sa tingin nyo ang may chance na makakuha uli ng napakahirap na quadruple double? Shoutout nga pala sa ating mga solid na subscribers na nagsuggest ng topic natin ngayon. Salamat sa inyo mga kadribol. Shoutout din sa lahat ng mga bago at solid nating mga subscribers. Salamat sa inyong suporta, mga kadribol. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon ay pakilike naman ang video na ito at kung hindi ka pa nagsusubscribe ay pakihit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod natin mga videos at support na din sa channel natin. Salamat! Salamat sa panonood. Ito nga ang Basketball Ace at hanggang sa mga susunod natin mga videos. Salamat!